Uy! Hi guys! Welcome back to my channel. Buti na pasyal kayo dito. And as you can see, naglilinis ako ng kuko ngayon. Galing kasi kami sa mall kanina. And pipila sana ako dun sa nail salon. Kaya lang sobrang haba and aabutin ako ng gabi. Kasi pang ilan pa ako. So I decided na ako na lang ang maglinis ng nails ko dito sa bahay. So, total naman na nandito na rin kayo. Gusto nyo bang malaman, guys, kung ano yung laman ng aking manicure and pedicure kit? So, if you do, just keep on watching. So, guys, ito na ang aking manicure pedicure kit. So, first thing, kung gusto nyo mag-build ng sarili nyong manicure-pedicure kit, you have to choose a bag. Mas maganda kung parang ganito, na may cover siya. Ganyan. Para nakikita nyo na agad, pag inangat nyo, nakikita nyo na agad kung ano yung nasa loob niya. Pero, it's up to you. Pwedeng ganito, tela kasi to. Or yung iba naman, yung parang plastic na case. So, kung saan yung mas convenient kayo, yun yung gamitin nyo. Sa akin, ito, I have this, yung zip around na case. And pag inangat mo nga to, ayan, makikita mo ang laman. So, first thing na makikita nyo sa aking manicure-pedicure kit ay itong alcohol. Syempre, guys, bago tayo gumamit ng mga tools, kailangan alkoholin muna natin para matanggal yung mga germs, mga bacteria. Kasi syempre gagamitin natin yon sa kamay natin, tsaka sa paa. So, importante na malinis yung mga tools na gagamitin natin. So, this one is an essential. Next is, syempre, kailangan din natin ng ito, nail polish remover para dun sa mga cutics natin o nail polish natin. Syempre, para matanggalin, meron tayong nail polish remover. And parang ganito rin, guys, meron ako dito. Nabili ko lang siya sa Shopee. Ito yung ano ba to? OBN yung kanyang tatak. And para siyang towel na siya na nandun, naka-soak towel na siya na or cotton ba siya, cotton rounds na naka-soak na siya sa nail polish remover. So, kung gusto nyo guys na review ng nito, please comment down below para magawan ko ng review. Hindi ko pa to nagagamit, guys, kasi medyo matagal ko na tong nabili sa Shopee kasi hindi ko pa siya nagagamit. Next is, syempre, hindi mawawala ang cuticle remover. Yan. So, maraming mga brands naman ang cuticle remover. And itong sa akin, nabili ko sa HBC. And ang tatak niya is yours. So, meron din ang Bobby ng cuticle remover. So, yun. Ito kasi medyo marami pa siya. Hindi ko pa naubos. Kaya hindi pa ako bumibili. Next is, kung ano lang guys, madampot ko na una ha, hindi ito in order. So, dapat meron tayong nail cutter. Dalawang klase yung nail cutter, isang malaki, isang maliit. Yung malaki para sa paa, tapos yung maliit naman na nail cutter para sa kamay. Okay, so next one is nipper. Ang nipper din guys, maraming sizes. So, depende sa inyo, since personal use naman to, pwedeng isa lang. And, ang pinaka-com na nipper is ito. So, ito yung ginagamit kong nipper para sa, yung sa gilid ng sides ng nails. Diba? Kasi minsan meron tayong parang matigas na kalyo sa gilid. And, nakakailang siya kapag yung matalim na siya. So, ito yung ginagamit ko. And next is itong ano man tawag dito? Pusher.
Yan. Meron akong pusher na bamboo. Kasi nabibili siya ng by pack. So, ito siya. Pusher or nail sticks ang tawag dito. Meron ding bamboo, merong metal. Ayan. So, I have both. Depende na lang kung alin yung gusto kong feel kong gamitin. So, next is, meron din akong nail buffer. Ito. So, I have two kinds din. Itong wooden nail buffer. Kasi itong emery board or nail buffer, ano siya, by pack din pag binibili. So, meron ako. And ito naman, na nail buffer, dalawang, ano siya, yung, sa isang nail buffer, dalawa na siya. Isa pang, pang tame ng rough edges, pang soften ng rough edges, and yung isa naman, pang buff, para mag-shine siya. Yun. So, ginagamit ko to kapag wala akong nail polish, para maganda naman yung itsura ng aking nails. And meron din akong cuticle oil. Natanggal na yung tag eh. Cuticle oil, ginagamit ko siya para lumambot yung mga cuticles natin. So, yan. Lahat to guys, nabibili sa HBC o kaya sa mga health and beauty, sa mga malls. Tapos, meron din akong cuticle tint with sanitizer. Dati, di ba guys, mertiolate, and pinagbawal na yata yung mertiolate eh. Kasi, meron yatang parang hindi magandang effect na nangyayari. Kasi di ba minsan, pag nasusugatan tayo, tas ilalagay yung mertiolate, hindi yata maganda yun. So, itong pinalit nila, ang tawag dito is cuticle tint with sanitizer. Yan, from Bobby. So, ginagamit naman to guys, after mong linisan yung nails mo, lalagyan mo siya do sa gilid. Parang mertiolate din yung gamit niya, para naman magkaroon ng kulay yung kuko mo. And maganda siya. So, depende kung yun lang, or gusto mo lagyan mo ng colorless na nail polish. Yun. So, next is ito, meron ako. Hindi na to guys na parang optional na lang to kung gusto nyo na bumili ng ganito. Pero ako kasi, sobrang gamit na gamit ko to. And ayan nga, nababakbak na yung kanyang label. Ito yung quick dry na nabili ko sa Caronia. Kasi pag nag-nail polish ako guys, ano, hindi maiwasan na maghawak agad ng mga gamit, and ang tendency, nasisira agad yung nail polish. So, nilalagyan ko nitong quick dry. Ang paglalagay nito guys, dito lang sa gilid, sa may cuticle mo, drop mo lang siyang ganun, and kakalat na siya sa buong nails. Yun, so yun lang, lalagay mo lang siya, and after ilang minutes, pwede mo nang ihawak yung kamay mo, or pwede ka nang magtrabaho ulit. Kung ano man yun na ginagawa mo. Tapos, ano pa ba? Meron din akong, parang quick dry din to, pero ito, quick dry top coat. Yan. So, ito naman, yung quick dry top coat, ganun din, para mabilis na mag-dry up yung nail polish mo pagka in-apply. Pero ito, iko-coat mo siya. Gaganon mo rin siya. I-apply mo rin siya sa buong nails mo. Unlike yung isa na parang idadrop mo lang siya kasi oil yun eh. Ito, iko-coat mo siya dun sa nails mo. And, syempre, hindi pwedeng mawala ang mga nail polish. Marami akong nail polish. Meron ako, ito, colorless, basic, and meron akong ito, yung platinum. Yan, basic din. And ito, iba-ibang colors.
So, ang paggamit ng nail polish, guys, minsan makikita nyo na ano na siya. Yung ganito na siya. So, kailangan nyo lang i-warm up siya. So, igaganon nyo lang siya. Para mag warm up. Yung warm kasi nung hands mo mapupunta dun sa polish. So, pag ganyan-ganyan nyo siya, tapos iganon-ganon nyo. Ayan, makikita nyo na okay na ulit siya. Pwede na ulit siyang gamitin. Maganda na ulit siya. Ayan. Smooth na ulit. Meron din, guys, na nilalagay na solvent. Kaso naubusan ako eh. Ang gamit naman ng solvent is pag meron na siyang yung halimbawa, ginanon nyo na siya or ginanyan nyo na, pero nakita nyo parang matigas pa rin siya, hindi siya nagbabago. Idadrop nyo lang yung solvent para i-liquify ulit niya yung nail polish nyo. So, hindi, wala lang akong stock dito ngayon kasi naubusan ako. Pero, meron ako nun, guys. Yun. So, meron din ako palang salicylic acid. Ano siya? Corn and callus remover. It softens and removes dead skin. Pero guys, yung paggamit nito with caution kasi matapang to eh. Nakakapasok siya ng skin. So, yun. Hindi ko naman siya madalas gamitin. Kaya, marami pa siya. Yan. And, yun guys, yun na lahat yung laman ng aking manicure and pedicure kit. And importante rin na may ganito tayo kasi katulad nga nun na hindi naman all the time pwede tayong makisingit sa mga nail salon, diba? And tipid-tip na rin kasi, diba, magkano ngayon pagka nagpa nail salon ka? Kung mga linis-linis lang naman at saka konting nail polish, kayang-kaya na natin yun. And mas maganda pa kasi hindi tayo nakaasa sa mga nail salons, di ba? Kahit sa bahay lang, yung time natin, matitipid natin, and syempre yung pera natin. So, ito na guys, ang aking... Teka, sara ko lang. Yan. Ito na ang aking manicure and pedicure kit. So, maganda siya guys kasi madadala mo pa siya kahit saan. Ganyan lang. Hawakan mo lang na ganyan. So, yun. Kaya maganda na meron ganito sa bahay. Kahit papano, hindi ka matatakot na hindi ka makapagpalinis sa mga nail salon o mga parlor na pinupuntahan nyo. Kasi kahit ikaw sa sarili mo, anytime, pwede ka maglinis ng po. And syempre, hygiene yun guys. Kaya, dapat lang na minemaintain natin yun sa atin. Sa mga sarili natin. So, that's it guys. And, nakita nyo na sana nakapag-share ako ng ideas sa inyo ngayon. And, yun na, magbuo na rin kayo ng sarili nyong manicure and pedicure kit. Tapos, i-share nyo rin para naman makita rin namin kung ano yung mga essentials nyo rin and kung ano yung mga nasa kit nyo. So, that's it guys. Thank you for watching and see you on my next video. Bye! See you next week. Please don't forget to like and subscribe and be a part of the fam niche.